po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, sa araw po na to ang pag-usapan natin about electrical wiring na napakadali lang. Tayo ay magkukonekta ng 4 bulbs controlled individually by a single fall switch with a master switch. At dadagdagan natin to ng isang outlet dun sa dulo. Pero ang master switch natin, alam naman po natin na ang breaker natin, ayun na po ang pinaka master switch natin. Kaya lang dito sa laboratory natin na to ay susubukin ko kayo na kung paano nyo maiintindihan o babasahin yung ating single line diagram, circuit connection or schematic diagram, and wiring diagram. So, pag nagagawa natin to o nasusundan natin, ibig sabihin ay ready na tayo na mag-wiring sa mga bahay at mga building o sa mga industrial company. So, kung handa na kayo, so, i-lecture na natin yung ating mga diagram. So, ito yung ating 4 bulb control individually by a single pole switch with a master switch. So, magmula dito sa ating to power source, ito yung ating breaker natin, ito yung master switch. Si S1 ang kukontrolin ay si C. Si S1 ulit ang kukontrolin ay si D. Si S1 ang kukontrolin ay si A, at another S1 na naman ang kukontrolin ay si B. At dito natin ilalagay yung ating outlet. Isisingit lang natin dyan. Kung ayan ay nire-request ng customer, hindi natin to pwedeng pahindian. Kailangan maglagay tayo ng outlet dyan sa katabi ng ating switch. Ito naman yung ating circuit connection. So, ibig sabihin, itong diagram na to, ito na yung susundan natin kapag nilagyan na natin ng ating mga junction box. So, line 1, line 2. So, si line 1, kulay red, pupunta sa ating master switch. Pupunta ngayon dito sa hot wire switch. Hot wire switch, hot wire switch, hot wire switch. At nagkaroon tayo ng jumper doon. Magkakaroon tayo ng jumper dyan, papunta dito. So, meron na tayong hot wire hanggang sa CO. So, sa kabilang linya naman, line 2, hot wire bulb, hot wire bulb, hot wire bulb, hot wire bulb. So, para hindi tayo malito, yung return ang titignan natin. Itong switch na to, ang kukontrolin niya ay si bulb C. Ito naman, ang kukontrolin nito ay si bulb D. At ang kukontrolin naman nito ay si bulb A. At ang kukontrolin naman nitong switch na to ay si bulb B. So, pag nilagyan natin ng tester to, of course, ganun pa rin. Katulad ng mga nauna natin, pag in-on natin yung master switch, i-on natin to, magkakaroon tayo ng resistance. Pag tinanggal natin to, so, ibig sabihin, tama tayo kasi dito siya nakakabit. So, ganun din dito. Kailangan may resistance tayo. Pag tinanggal natin to, mawawala yung resistance. Tama na naman ang ating connection. At ito naman ay papunta kay bulb A. Pag tinanggal natin to, mawawalan tayo ng resistance sa tester or babaksak yung pointer ng tester natin. Tama na naman. So, dito naman sa kabila, yung bulb B naman natin. Okay, so, at kapag pinatay natin yung master switch, so, lahat yan ay mamamatay. Ibig sabihin, wala tayong masusukat ni isang resistance. Patayin natin lahat yung switch, i-on natin yung master switch, lagyan natin ng shorting wire yung ating outlet, at nandito pa rin yung tester natin. So, ang marireading natin ay dapat yung tester natin ay papalo ng zero. Wala tayong ine-expect na resistance value. Ibig sabihin niyan, pag nag-zero yung tester natin, meron na pong communication ang convenience outlet natin sa line 1 at line 2. Or, baliktarin natin, ito ang pagdidikitin natin, dito naman natin ikakabit yung ating tester. Ilalagay sa times 1 o sa times 10, ang magiging reaction na naman ng tester ay papalo ng zero. Pag tinanggal natin yung pagdikit nito o pag-short nito, so babalik sa infinity. So, ayun ang ibig sabihin. Ating actual wiring diagram natin, so nilagyan ko na ng legend
para hindi na kayo malito sa mga kulay ng wire na aking inilagay dyan. At sa actual ay gagamit tayo ng color coding. So, ito na yung line 1 natin. Kitang-kita natin. So, pumunta dito sa hot wire switch. Pag nag-on to, master switch, mag-on na ngayon lahat ng switch natin. Dire-diretso na silang lahat. So, meron tayong A, B, C, D. So, si switch 1 natin, ang kukontrolin ay si C. At yung pangalawang switch natin, ang kukontrolin si D. Ang pangatlong switch natin, ang kukontrolin ay si A. At ang pang-apat na switch, ang kukontrolin ay si B. At the same time, magtatap tayo dito at maglalagay tayo ng convenience outlet. Ayan ang nasa diagram natin. Ito na yung ating legend. At para hindi tayo malito, tignan natin lahat ng return kung saan papunta yan. So, kung ready na kayo, i-actual na natin to para makita na natin na mapailaw natin yung ating mga bulb at yung ating convenience outlet ay magkaroon na ng power. At pag pinatay natin yung master switch, ay lahat sila ay hindi gagana. Ready na kayo? So, punta na tayo sa ating laboratory. Okay, so, ito na yung ating laboratory na apat na bombilya na kukontrolin ng individual at nakalagay na yung ating outlet dito na siningit lang dito sa huling switch. So, ang gagawin natin, meron tayo ulit na master switch, pero this time si S1, ang kukontrolin niya ay si bulb C. A, B, C, and D. Si bulb C, ang switch niya ay ito. Si bulb B, ang kukontrolin niya ay si letter D na bulb natin. At si single pole switch natin, na pangatlo, ang kukontrolin niya ay si A. At yung pang-apat na switch natin, ang kukontrolin niya ay si B. So, mag-a-alternate tayo. Para once na meron tayong ginagawa at nagre-request yung ating customer na ang gusto niya itong switch na to, ang kukontrolin yun nasa labas, ay kaya nating gawin. Kahit na nandito lang tayo sa maliit na wiring. So, ikinonect ko na yung hot wire bulb, yung kulay red, kaya nagkaroon tayo ng color coding. Hot wire bulb, sama-sama na. Hot wire bulb, magkakasama na. So, yung ating master switch ay kulay white. Para ito yung tinatawag nating hot wire switch, papunta dito sa switch na to. Yung white na to, hot wire switch, papunta dito. Hot wire switch, papunta sa pangatlo. Then, hot wire switch, papunta sa apat. At kinuha ko na yung hot wire switch na naka-jumper na dito sa ating CO. At kukunin na lang yung connection ng kabilang linya sa hot wire bulb. Ayan, nakakonnect na yung ating outlet. Nagkaroon tayo dito ng trigang. So, dalawang outlet, isang switch, ayan ay practice lang natin. Pero in case na kailangan, pwede tayo, basta mababa lang yung load na isasaksak dyan. Dahil yung breaker na gagamitin natin dito na pang-ilaw ay 15 ampere lang ang kanyang maximum ampacity. At ang wire natin sa ilaw ay 2.0 mm squared. So, ngayon, lilinyahan na natin papunta doon sa kanyang destinasyon na bombilya. So, eto, papunta doon. Okay, so, maglulusot ako ng wire dito. So, kunin ko yung black. Ilulusot natin dito ulit. At ang kukontrolin niya ay si letter C. Ito na si letter C. So, para wala nang kawala, itatap na natin ngayon kay C. Ito na, tap natin yan. At ito na yung dugtungan. Tupiin ko na lang. Hindi na ako magpuputol ng wire. At ito na yung return natin. So, nakakonnect na. Okay, so good. Meron na tayong connection ng return sa C. Yung susunod naman ay ito, kukontrolin niya ay si D. So, magpapasok tayo dito. Ayun.
At isa pa. Ayun. So, i-connect na natin to sa return ng ating valve D. Ayun. At yung kanyang sobrang wire ay ito. Ito na yung return. At para wala ng kawala, ito yung kanyang return sa switch. Iko-connection na natin dito. Okay, so ayan na yung ating letter D. So, ito namang pangatlong switch natin ay pupunta kay A. Kaya dito naman tayo maglulusot sa kabilang side. Sa balik na rin ko. Ito siya. At i-connect na natin doon sa return ng switch. At isusuksok naman natin dito sa kabila. Ayun. Ito na yung sobra. Tutupin natin. Return to ng papuntang A. Okay, so ikakabit naman natin ito dito sa valve na to. Sa isa pa ulit na wire papunta naman kay pang-apat na switch. Ang kukontrolin niya naman ngayon ay itong ating letter B. So, pasok ulit itong isa. Ayun. So, lalagyan natin ngayon ng tester. Matapos natin maikonekta lahat ng kanyang return. So, sisiguraduhin natin na tama. So, nakapatay yung aking breaker dito. Ilalagay ko yung tester ko sa times 10. At i-on natin sa A. Ang kukontrolin ni switch natin ay si C. So, merong resistance para masigurado natin na ito yan, tanggalin ko to. So, namatay yung ating tester. So, ibabalik ko, papatayin ko tong switch na to. Yung pangalawang switch naman natin ay dapat si D. So, may palo. Tatanggalin ko ngayon yung bulb natin para masigurado natin na si D ang kanyang kinokontrol. Okay, so, balik ko. Papatayin natin. Punta tayo kay switch 3 natin, yung pangatlo. So, ang kukontrolin si A. Merong resistance. Tatanggalin ko yung bulb. Nawala. So, good. Ibabalik ko to. Papatayin ulit yung switch. I-on tong pang-apat na switch. Ang kinokontrol ay ito. So, merong resistance. Then, tatanggalin ko to para ma-check natin na sigurado na ito ang kanyang kukontrol. So, tama. Yung ating connection. So, i-on na natin to para makita natin sa actual. So, 60 ampere, 15 ampere para sa lighting outlet. Switch 1 ICC. Ayun, tama. Pangalawang switch ay dapat si bulb D. Yung pangatlong switch ay si bulb A. At yung pang-apat na switch, si bulb B. So, good. Papatayin natin isa-isa. Mamamatay si bulb C, si bulb D, si bulb A, at si bulb
B. At susukatin natin ngayon kung yung outlet natin ay merong 220 volts. Lagyan natin sa 250 or sa 1000. Pero i-on natin lahat. Nag-a-alternate yung ating ilaw. So, lagyan natin dito ng tester. Ayan, meron ng 220. Papatayin ko yung bawat switch para makita natin yung outlet natin. Hindi makita sa tester. Ayan, may power na. 225 volts. Patayin ko yung master, dapat mamamatay yan. Okay. On natin ulit. Si B, si A, si D, at si letter C. Patayin natin yung master switch natin. I-on natin ulit. Breaker. So, good. Nakatapos na naman tayo ng isang laboratory na iba-iba yung kinokontrol natin bombilya. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. So, mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!